Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sana ay okay kayong lahat habang nanonood kayo ng aking video. Maraming pong salamat sa inyong suporta. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe and the notification bell para sa mga susunod kong upload. Guys, ang topic ko ngayon ay i-share ko lang sa inyo kasi nagkaroon ako ng copy strike 2. So isa na lang at lagot na. Dedo na ako kay YouTube. Tatanggalin niya lahat ng videos ko, pati account ko as in deleted. Kaya ingat-ingat tayo sa pagkopya ng mga videos na hindi atin. Kasi meron tayong mga napapanood na re-upload, then okay lang, walang problema. Saan ba yun kinukuha? Sa Creative Commons. So kapag ka kumuha kayo ng video from Creative Commons, sabi nila, safe. Guys, hindi po. Kasi yung aking video, kung bakit ako nagkaroon ng dalawang copy strike, dalawa, isa na lang. Kaya super ingat ako. So, dahil kinopya ko rin siya sa Creative Commons, then, dinownload ko, nare-upload ko, then, ayun na nga, after 1 month, na-detect na siya. Nagkaroon na ako ng nag-send na sa akin ng email, ang YouTube na ako ay na-copy strike. So, sobrang ingat ako guys. So, ang ginawa ko, meron akong mga 6 na videos na dinilit ko na lang siya para maging safe ako, yung lalo na yung account ko, para maging safe, dinilit ko na lang siya. Kasi, pero ang totoo, kinuha ko lang siya sa Creative Commons, which is safe daw siya. At saka, di ba, kung mapapanood nyo, kung mag-search kayo sa Creative Commons, lahat yon is ina-allow nila na i-re-upload or i-reuse natin yung mga videos na nandun. So, yun nga guys, ingat-ingat na lang tayo sa pag-re-upload or pag-reuse ng mga videos. Kasi minsan, pwede talaga nila yung palitan. Halimbawa tayo, na nag-upload din tayo ng ating mga videos, meron dong choices, di ba? Pwede mong ilagay na standard or pwede mong ilagay na Creative Commons. Kapag Creative Commons kasi is pwede mo siyang ipagamit sa kahit kanino. Pwede mong i-re-download sa kanila, which is i-upload nila, papatan lang nila. Which is alam nyo na yan, lalo na sa mga YouTubers. So, ito na guys. Pakita ko na sa inyo yung ginawa kong short na explanation kung bakit ako nagkaroon ng copy strike 2 at mabuview nyo doon kung saan ba nakikita yon. So, thank you guys. Sana supportahan nyo ako. Patuloy nyo akong supportahan. And good luck sa ating lahat, lalo na sa mga YouTubers. At sa mga hindi pa nakakapanood, please subscribe to my YouTube channel. And click the notification bell for the new upload kung gusto nyo pa akong makita sa YouTube. Thank you guys! Hello guys. Nandito tayo sa aking homepage. So, pupunta tayo doon sa YouTube studio dyan, sa YouTube studio. Ayan. And then, from YouTube studio, makikita natin dito yung aking violation. Ayan. Kung makikita nyo, meron akong 2 out of 3 na violation. So, dito, click nyo tong active copyright strike. Ayan, makikita nyo dyan. Automatic, dinilit na ni YouTube yung ating copy strike na video. Deleted na siya. Ayan. Deleted na yan. So, kung makikita nyo dito, ayan yung aking strike, 14th September. May expire siya ng 13th of December. So, then ito naman yung aking 27 of October. May expire naman siya sa 25. So, kapag ka nagkaroon kayo ng copy strike, guys, 3 months bago tanggalin siya ni YouTube. So, ayan na ang aking strike. Isa na lang at dedo na tayo. So, saan ba nakakuha ng Creative Commons? Halimbawa, balik natin sa homepage. Ayan. So, halimbawa, magsa-search tayo ng ano bang gusto nyo, aloe vera. Halimbawa, aloe vera. Ayan, aloe vera hair growth. So, yan ang gusto nyong i-vlog. So, kung makikita nyo, napakaraming aloe vera dito. Million-million. Ayan o, 30 million views. 2.3 million views. So, kukuha tayo ng allow na video sa Creative Commons. So, ito yung makikita nyo yung filter. Yan. So, dito makikita nyo yung Creative Commons. Click nyo yung Creative Commons. Lalabas dito yung lahat ng Creative Commons, which is pwede siyang gamitin, pwede siyang i-re-upload, pwede siyang i-reuse.
Sa tingin nyo guys, itong 4.9, 30 million, i-allow ba nila na gamitin nyo yung kanilang video? Di ba? Hindi. So, for sure, pag dinownload nyo yan at nire-upload nyo, sigurado magkakaroon kayo ng copy strike. So, maghanap kayo dito ng mga maliliit lang yung mga views. So, yun ang kukopyahin nyo tapos i-download nyo. Pero guys, as advice ko, hanggat maaari, kung kaya nyong gumawa ng sarili nyong video, ng content, kayo na lang gumawa kayo sa ma-copy strike kayo. Kasi napakahirap pag nagkaroon kayo ng copy strike. Dahil sayang lang ang ating pagod. Salamat guys sa panonood. Sana nagkaroon kayo ng konting idea kung paano nakakakuha ng Creative Commons at saka copy strike. Thank you guys!